So sa nangyaring kaguluhan sa pagitan ni Draymond Green at Jordan Poole sa kanilang practice game, pinagtanggol nga dito ni Andre Iguodala si Jordan Poole dahil sa inilabas na balita ni Chris Haynes. Ayon dito ay nagbago na nga daw ang pag-uugali ni Jordan Poole, at ang pinakadahilan nga daw ng kanilang hiduaan ni Draymond Green ay dahil lamang sa kanilang max contract issues. Ngunit ito nga ay pinasinungalingan ni Andre Iguodala dahil si Jordan Poole nga daw ay may magandang karakter bilang isang player, at naniniwala nga dito ang former finals MVP na maaayos nila ang lahat upang sa ikakabuti nga dito ng kanilang team. Ngunit ganun pa man, naniniwala nga dito ang ibang Warriors fans na kontrata nga dito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon nga dito ng gulo sa pagitan ni Draymond Green at Jordan Poole. At ganito nga din ang naging senaryo noon ni Kevin Durant sa team ng Warriors matapos nga nila dito magkasagutan ni Draymond Green. At sa mga panahon nga na ito ay babalik nga sana sa Warriors si KD. Ngunit dahil sa masasakit nga dito mga salita na binitawan ng former defensive player of the year, nagdesisyon nga dito si Kevin Durant na lumipat sa team ng Brooklyn Nets. Ngunit isipin na nga lang natin kung gaano kalakas ang Warriors kung hindi lumipat si KD, dahil may chance nga sana siya ditong magtagal. Ngunit sa kasamaang palad ay si Draymond Green nga din dito ang naging kontrabida, dahil kung bibigyan nga sana ng Warriors dati si KD ng malaking kontrata, siguradong hindi nga dito magkakaroon si Draymond Green ng long term contract. At sa kalagayan naman ngayon ni Jordan Poole, siguradong pwede nga rin niyang isipin ang ginawa ni Kevin Durant na lumipat ng ibang team, dahil unang-una nga sa lahat ay nakapagkampyon na siya sa team ng Warriors. At malaking kontrata na nga lang ang kanyang kinakailangan upang masecure nga niya dito ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Ngunit hindi pa nga rin natin dito alam kung ano ang iniisip ng batang player na ito, dahil mas naging malala pa nga dito ang kanilang hiduaan ni Draymond Green kaysa kay Kevin Durant. So kung nakatanggap nga dito si KD kay Draymond Green ng masasakit na salita, mas doble nga dito ang naranasan ni Jordan Poole kay Draymond Green, dahil umabot na nga ito sa sakitan. Ngunit maghihintay pa nga rin tayo ng iba pang mga update patungkol sa magiging pahayag nga dito ng Warriors front office. At isama na rin natin sa ating update na nilabas na ng Basketball Forever ang power rankings ngayong 2022-2023 season. At ito nga ay pinangungunahan ng Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Boston Celtics, Dallas Mavericks, Miami Heat, Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Brooklyn Nets, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans, Toronto Raptors, at Los Angeles Lakers. Kayo mga Lods, anong masasabi nyo sa bagong labas na power rankings ng NBA? Comment down below lang mga Lods. At sa mga gusto naman manalo ng ating basketball shoes, maaaring mag-like and subscribe sa ating YouTube channel at paki-follow na rin ang ating Facebook page. Makikita nyo mga idol ang link sa ating description. At ipapamigay natin ang sapatos na ito once na ma-reach na nga natin ang 20,000 subscribers.